Nagtatrabaho ka dito? Oo. Hmm? Bakit kailangan mo magtrabaho? Alam mo ito ni Tito Robert? No. Don't tell them. Ayoko yung paalam sa kanila na nandito ako. Binet, naglayas ka? I had to. Gusto kong hanapin ang tunay kong pamilya. Pero Lynette, pamilya mo sila. Si Sir Manolo malamang naghahanap yung para sa'yo. I know that, Noah, pero kailangan kong gawin to. Hindi na ako Quintana. Kailangan kong malaman kung sino ako. Hindi ko magagawa yun hanggang nasa poder nila ako. Lynette, pwede ka naman nila tulungan sa paghahanap mo. Ako. Pwede ka ang tulungan. Thank you, Noah, but I can manage. Kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong bahay. Para mapatunayan ko sa sarili ko na kaya ko kahit wala sila. Sir, hindi na lang po tayo makupo. Kasi lilinisan ito po ni Lynette. Salamat, Lynette. I hope you keep your promise na. Anong sasabihin kila Daddy na nandito ako? Promise. Sabi, next time, hindi mo na ako susumiran. Para dito ako lagi kumain, siyempre dapat ito lagi server ko. Hmm? Oo ba? Basta next time may tip na, ha? We'll see. Sige, Noah, maiwan muna kita. Ah, sure. Gutom na po ako. Kunting tiis lang, Nak. Makahanap rin tayo ng makain. Salamat, Ineng. Napakabait mo. Nak, tingnan mo, may pagkain na tayo. Ang sarap. Sige lang, anak. Kumain ka lang. Lynette. Ay, ma'am. Mag-uusap tayo mamaya sa break time mo. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Pwedeng basta nalang ipamigay yung mga leftovers natin. Standard yun sa kahit saang restaurant. Eh, ma'am, kawawa naman po kasi yung mga tao sa labas yun. At saka masasayang lang din naman po yung pagkain. Naintindihan kita. Pero intindihin mo rin, paano kung may mangyari sa kanila dahil sa pagkain sa tira-tira natin? Hindi lang siya nila ang masisira, pero pangalan din ang restaurant natin. Sorry po, ma'am. Susunod, iingatan ko na po yung kilos ko. Okay, sige. Promise me na hindi mo na ulit gagawin yun. Or else, I'll have to reconsider your employment here.